Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko naman po ngayon ay mag-visual inspection ng genset generator po na testing na rin po. Bali mag-iisang buwan na po ay hindi po na visual inspection to at kailangan din pong matesting kung okay pa rin po ba yung operation niya. So mahalagang mahalaga po itong welding machine na to, lalo na po sa motor pole po na may mga heavy equipment. So kailangan po laging condition po itong welding machine generator na to. So isa po sa binabantayan ko rin to para lagi pong naka-ready kung sakaling mayroong malaki ang trabaho. So paandarin po natin to. Na alternating current output po na sa reading ay dapat hindi po bababa sa 100 volts. Dapat po aabot po ng 150 up to 200. So yan po yung tamang alternating current power supply po.
okay naman po yung performance po ng welding machine. So ang checkin po kasi doon na dapat kapag hinay ampere current po natin yung ano setting, dapat lalakas din po yung output ng spark. At kapag sinet din po natin sa bababa, dapat magbabago rin po siya. So maganda naman po yung performance niya. Nagbabago rin po siya pag binabago yung setting. So yun lang po yung babantayan natin. At dito naman po sa engine, yung dry belt condition po. Yung tension at saka yung mga cracks. Saka yung performance po ng engine, dapat hindi po siya nahihirapan pag once na ginamit po natin sa welding. Wala tayong makikitang hirap na hirap siya. So ibig sabihin po, kapag ganung nahihirapan siya, maaring may problema sa air filter or kailangan pong ma-check. Kapag gano'n ang naging performance niya, nahihirapan siya, nabibilaukan. So number one po na chinecheck dyan yung air filter or fuel strainer. At sa battery naman po, wala po siyang problema dahil maganda po yung pag-start niya, hindi po siya nahihirapan. Ibig sabihin po, okay po yung pag-create ng power supply sa battery, yung charging output po ng alternator. So wala po siya naging problema. So yun lang po yung binabantayan ko every isang buwan. Pag minsan po dalawang linggo ay minomonitor ko po yung mga welding machine. So paanda rin natin ulit. Kailangan po sa pag-start ay hindi po siya nahihirapan. Thank you.
dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.